Magandang araw! Ako po si Sir Ariel, ang IELTS lover ng EdTech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uulad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICTS Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng IELTS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga IELTS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd Computerization Program to all IELTS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of Open Educational Resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the eTulay free online tutorial and mobile eTulay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our IELTS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth, edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang eTulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang eTulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating eTulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming eTulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Magandang hapon po sa lahat. Ngayon ay pang-8 weeks na natin at pinakahuli na para sa quarter na ito. Okay, wait lang po. Mag-share screen lang ako. So, dahil mag-e-end na tayo ng quarter para sa academic year na to, so iba naman yung gagawin natin ngayong araw. Ngayon, isa-sum up natin yung mga napag-aralan natin dito sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino para sa mga grade 11 students natin. So marami tayong pwedeng makasama ngayong araw na ito. Pwedeng maka-join natin yung mga parents natin, teachers natin, students natin na nakasama natin sa entire fourth quarter ng talakayan natin dito sa komunikasyon. At ngayong araw na ito ay espesyal dahil tayo ay maglalaro. At sa pamamagitan ng paglalaro na to online, makikita natin kung natutuhan nyo ba yung lahat ng aralin na tinalakay natin. So, nakakatuwa kasi bago pa man tayo mag-live on air, ay meron ng mga pumasok using yung anting enter code para mag-join. So, sino-sino na yung mga kasama natin ngayong araw? We have
Alaysa, Eden, Nico, De La Cruz, Esperanza, Ashley, Araw, Asenia, Luisa, Arman, Jasper, Rainier. Ayan. So, yan yung mga nagjo-join na ngayon dito sa ating quiz. So, tingnan nga natin. Hello din po, Rainier De Jesus, Ritz, at Elsie. Magandang hapon din. So, meron tayong tatlo na nag-comment dito sa ating live. Hihintayin pa natin na makapasok yung iba pa na sasali para dito sa ating quiz. So, ano po yung mechanics nitong ating quiz? Lahat po nung laman ng questions dito ay syempre may kinalaman sa komunikasyon ng buong fourth quarter lamang. So, hindi kasama yung third quarter natin. At ito ay nahahati sa iba't ibang klase ng pagsusulit. So, meron tayong fill in the blanks, meron tayong multiplication, meron tayong tama at mali, at merong corresponding na seconds yung mga questions natin dito. And ano yung pinaka-plot twist nitong ating pa-quiz ngayong araw na ito dito sa komunikasyon? Pipili tayo ng rank 3. Okay, yung rank 3 na yon ay magkakaroon ng 1 million pesos GCash load. So, 1 million wala, 100 pesos. So, joke lang, wala akong 1 million pesos. Magandang hapon din sa'yo, Skull. Skull. Gig tag. Yan. So, comment nyo lang dito kung nanonood kayo sa Facebook o sa YouTube kung anong school kayo or anong division kayo para mabati ko kayo. Ayan. So, sinend ko rin yung link nung live natin para dun sa ilan na mga kakilala natin doon sa loob ng division. Pwedeng i-click nyo yung link na yon nung Itulay and then mag-comment kayo from what division or from what school kayo. Eto, yung mga kasama natin dito. Ayan, si Diaz, si Belencion, si Doraemon, o si Doraemon kasama natin, baka gumamit to ng technique. Baka kumuha yan sa bulsa niya, tapos masagutan niya na instant yung mga tanong natin ngayong araw na to, Doraemon. So, Isabel, si Gabriel, Draven, Bakungan, yan. Yung mga nadagdag, yung iba, nabasa ko na yan kanina. Sige, meron pa ba? Orasan lang natin para umabot tayo doon sa allotted na 40 minutes para sa komunikasyon ngayong araw na ito. Yan, again, manood dun sa link dito sa DepEd, EdTech Unit Facebook o hindi naman kaya ay YouTube. Tapos i-comment nyo kung saang division kayo or taga saang school kayo. Yan. Yes, Doraemon. Sige. Sino pa? Meron pa ba? Meron pa bang nagjo-join sa atin? Wala na ba? Wala nang sasali ngayong araw na ito para sa rank 1 to 3 natin. Sayang kaya yung ating pa-GCash, di ba? So, ganito, pagka nanalo kayo, ay kailangan mai-comment nyo dito sa live sa Facebook. Nag-comment kayo na nanalo kayo para alam ko yung Facebook account ninyo. Kasi, syempre dito, mga nickname lang yung ibang nakalagay. Hindi ko kayo mahahanap dun sa Facebook, di ba? Or, i-comment nyo yung cellphone number nyo kung sa tingin nyo okay lang sa inyo. Kasi personal info yun eh. Kaya mas mahalaga, mag-greet kayo. Like, good afternoon, mag-send kayo ng emoticons para alam ko na kayo yon kapag pinlayback ko itong live. Tapos, imi-message ko na lang kayo para isend nyo sa akin yung GCash number nyo para maklaim ninyo yung inyong tumataginting na 100 pesos. Para lang yon sa ating rank.
Ayan, nawala ako. Nawalan ako ng internet talaga naman. Oh. Ayan, meron ng mga nag-add. Meron ba tayong mga bagong nadagdag? So, parang wala. Si Kent, ayan, Oxenia. So, nadagdag sa atin. Si Araw, kanina nandyan pa. Hintayin lang natin ng konti, ah. Na pumasok yung iba pa. So, meron na tayo, as of now, meron na tayong 23 participants. Baka meron pang gustong dumagdag. Wait lang. So, chinat-chat natin kung meron pang dadagdag na sasali sa ating quiz ngayong araw na to dito sa komunikasyon. Yan, waiting sa iba pang sasali. Kamusta naman kayo? Ayan, so si Elsie, si Reed, si Rainier, si Gigtag, yung mga kasama natin or nag-comment dito. So, pwede ninyong i-comment dito kung ano yung mga memorable experiences nyo kung talagang nanonood kayo dito sa komunikasyon. Oo nga pala, meron akong news sa inyo para sa mga nanonood natin ngayong araw. Na-nominate ako, hindi ko alam kung bakit. So, yung nomination na yon, ang category ay most presentable tutor dito sa Itoloy. We have hundreds of tutors, almost 200 actually, konti na lang, 200 na volunteer teachers na nagtuturo dito ng iba't ibang subject mula kinder hanggang grade 12 na iba't ibang programs, and then merong iba't ibang category na mapapanalunan para sa awarding ng Itoloy. So, sobrang grateful ako na na-nominate ako. Ano daw ba yung maayos sa akin yan kapag nag-iItoloy? So, sana doon sa page ng EdTech Unit ay iboto nyo ako. Yan. So, hanapin lang. Okay. Ang code natin para kay Concerman, Robby. Okay. Ang code natin ay 980849. So, again, uulitin ko yung code natin para dito sa ating quiz. 980849. Ayan. So, ano lang kayo, pasok lang kayo doon sa quizzes.com. Ano yung spelling natin? Q-U-I-Z-I-Z-Z.com. Ayan, yung nakalagay dito sa link natin doon sa taas. So, itatype nyo lang yon. And then, e-enter ninyo yung code. So, ang enter join code natin, uulitin ko, 980849. Ayan, para sa mga sasali. So, good afternoon then, watching from New Canaan Integrated School, Alabel 1 District Division of Sarangani. Hello sa mga taga-Sarangani. Ayan, masaya ba kayo at end na yung academic year natin? So, Ricky Rose Araneta, kung gusto mong sumali sa quiz natin ngayong araw ay i-type mo lang yung link, yung website na yan doon sa iyong browser. And then meron kang makikita doon na mag-enter ka ng code para makasali ka dito. At ang code natin again ay 980849. Ayan. So, pwede ba na i-comment dito yung code kung merong nanonood dyan sa inyo? Ayan, i-comment natin yung code para alam nila yung kanilang i-enter. So, again, meron pa rin tayong 23 na player. Sige, siguro naman ay wala nang hahabol at ang oras natin ay 4
25 na. Ayan, thank you so much, Bakungan. Yan, tinype niya yung code para maka-join yung ating mga participants. And even si Ritz, si Rainier, ayan, thank you so much sa inyo. So, 23, ayan, mag-comment lang kayo dito again ng hi, hello, lalo na kung nanalo kayo or nasa top 1, 2, and 3 kayo. Again, sige, tingnan natin, mag-start na tayo ha, kasi baka hindi na kayanin ng oras. Sige, let's play. Ready na ba kayo? Type ready kung ready na para mag-start na tayo. Yan na! Naku, exciting. So, nakikita natin ngayon sa screen yung ako kasi yung game master. Ayan, so nakikita natin yung mga pangalan. Malaki ba sa screen ninyo? Yan, nag-answer na sila isa-isa. Yan. Smart na tayo. Tingnan natin. Wala pang nakakasagot. Wala pang nag-i-start na sumagot. Or wala pang nakakakuha ng right answers. So we have 30 points para dito sa komunikasyon. Start na po tayo. Click na po natin. So, ang nakikita lang natin dito ay yung ranking natin, yung name. And then, yung level nung pagsasagot nila. So, hindi natin nakikita yung mga questions dito sa screen ko. Bakit kaya hindi lumalabas? Nag-answer na kayo? Nag-i-start na ba kayo? Yan. Wala pa rin lead board. Errol, nag-i-start na ba kayo? Mag-answer? Nawala ba ako? Bakit ano? Parang hindi umaandar yung lead board. Ang hirap daw kasi nung tanong. Bakit kaya hindi umaandar yung lead board? Ayan, sige. Madali lang yan. Madali lang yung mga answers, yung mga questions natin. Meron naman tayong mga choices and then konti lang yung fill in the blanks natin. Ayan. Sumasagot na sila pero hindi pa rin gumagalaw yung lead board natin. And hindi pa rin natin nakikita yung mga points. Bakit kaya? Pati yung accuracy natin, hindi pa din nagmo-move. Okay.
ano, may mali dun sa quizzes natin. Yan. Di ko pa rin nakikita kung sino yung leading. Wala pa rin nagre-reflect kung may mali or tama na sila. Ba't kaya late? Dun sa screen ko. Bakit kaya hindi? Hindi lumalabas sa akin. Opo, wala pang result. Wait lang, i-re-refresh ko. Nawalan. I-refresh ko na. Ayan na! Ano? Ano? Naghang ako. Ayan. Nawala yung sounds, no? Nawala naman yung sounds. Ayan, nagkakaroon tayo ng technical glitches. Ngayon naman ay nawala naman yung sounds ng game. Tingnan natin kung babalik. Ayan! Ayan na, nakikita na natin yung leading. So, ang leading natin ay si Gabriel, thank you sa tip sa akin ng acting director ngayong araw na ito, si Sir Wilbur. Ayan, ni-refresh ko, kaya nakita na. Ayan, naglalaro na sila. So, ang rank 1 natin so far ngayon ay si Gabriel. Ang second rank natin ay si Baral. At si Belencion yung rank 3 natin. Rank 4 natin si Esperanza. Ayan, humabol. Naging rank 3 si Esperanza. So, makikita nyo dito sa board, yung accuracy na 65% natin, 295 yung tamang sagot. And then, meron na tayong 157 na maling sagot. Ayan, makikita nyo doon sa board, yung rank 1 natin, meron na rin siyang maling sagot. May kulay pula. Ayan. Yung mga green, tamang sagot yan. Yan yung, ano, progress nila. Ayan, humahabol. Meron pang hindi pa mga tapos. May mga pumasok tayong bago. O, meron tayong guest. Odavar. Ayan, may mga bago tayo. Cutie! Ganong ka-cute kaya to si Cutie? So, wala pang sagot si Rafael and then si Eden. Ayan, siguro naglolongo yung website nila. Ayan. Thank you, Errol. Yes, ni-refresh ko na. Ayan, kaya lumalabas na. O, nakita na natin, di ba? Nag-uunahan na sila. Rank 1 pa rin natin si Gabriel.
Kala lang natin yun na yung rank 1. Pero mamaya pag nakita natin, pag nilabas na yung result, baka hindi pa talaga siya yung rank 1. Or siya pa lang yung nangunguna na makasagot. Ayan, 4, 7, 5. Ayan, konti na lang. So, 65% na tayo. Meron tayong 30 items. Ayan. Nasasayahan daw sila. Ginagawa namin to sa klase, pero time pressure. Minsan, yung ginagawa namin, nagka-klase, tapos after mag-klase, ayan, mag-quiz na sila. Kailangan kasi mabilisan, kasi minsan, itong quiz is nahahack siya. So, nagkakaroon sila ng chance na malaman yung mga sagot dun sa loob. Kaya, kailangan talaga may time frame lang. Hindi siya yung overnight na ibibigay mo. Tapos mabilisan. Tapos ang maganda dito kasi sa quizzes, di ba? Meron siyang mga power-up. Yung para ka talagang nag-online games. Tapos nagkakaroon ng chance na madagdagan yung mga scores mo dahil dun sa mga power-up level. O, di ba? Kaya nag-aaral ka na, nag-e-enjoy ka pa. Sabi ni Ritz, diba? Thank you so much ha, kasi alam nyo ngayong araw na ito, ayan yung merong EdTech logo doon sa kanilang profile. I for sure, kasamahan ko yan sa Itolay, which is part ng EdTech unit. At talaga naman, very supportive sila. Sumasali sila sa mga games, sinasamahan nila tayo. So, this time, ano na to ah, wala nang estudyante, wala nang magulang dito, wala nang teacher. Ayan, so lahat magkakalaban. Ang taas ng accuracy level na natin, 420. Kung i-compare natin doon sa mga mali, di ba? Almost half, pero mas mataas pa rin yung mga tama yung sagot. Marami naman tayong mga choices. Puro hula daw. Okay. Nasa top na si Doraemon. Nasa top na ba? Doraemon, gamitan mo na ng mahikayan. Ayan. O top 5 natin, Esperanza, Nico, Baral, Belenchon, Gabriel pa rin. Diba? Asan si Doraemon? Anong top? Umalis na yata si Doraemon eh. Top 17. Ayan, kaya mo pa yan. Eh, si Cutie. Si Cutie 26. I think hindi na nag-go si Rafael, Eden, and De La Cruz. Pero kaya pa. Kaya pang habulin. Habol na. Yung ating player, 28 sila o. 27 na. Kanina 23 lang yung player natin eh, di ba? Ayan. Ritz, lumipat na sa YouTube. Diba? Nanonood sa Facebook and then sa YouTube. Kaya nyo yan, guys. Hindi talaga naaalis si Gabriel sa rank 1. Feeling ko kasi ang bilis niyang sumagot and then nahihit niya yung mga power-up ng game natin. Ano ba yung sinasagutan nila dito? Ano ba yung mga pinagtatalunan nila dito? So, meron tayo iba't ibang questions. Halimbawa, multiple choice. Tukuyin kung anong uri ng vlog. Malaya ang vlogger sa anumang paraan na gusto niyang isulat sa vlog na ito sapagkat wala itong particular na tema. Humor ba to, personal fashion, or news? So, ganyan yung mga klase nung questions natin. And then, meron tayong checkbox. I-check lang nila kung tama o mali. So, tama o mali, hindi pare-parehong magsalita ang mga tao kahit nabibilang sila sa iisang lipunan. O, tama o mali. Yan. Pero syempre, iba-iba yung pasok sa kanila. And then, meron din tayong mga fill in the blanks. So, nasan ba yung part ng... Yan, fill in the blanks sa atin. So, tukuyin ang bahagi ng pananaliksik. So, sa bahaging ito,
malalaman kung ano ang mga kaparaan ang ginagamit ng mananaliksik sa pagsasagawa ng kanyang pag-aaral o saang bahagi ng pananaliksik yon. And then, for example, tukuyin ang bahagi ng pananaliksik pa rin. So, parts ng research. Dito makikita ang mga ginamit na talatanungan ng mga mananaliksik sa pagkalap ng impormasyon o datos. O, di ba? Iba-iba. Yan. So, meron tayong multiple choice din. Yan yung mga example ng mga questions natin. Yes, magandang hapon din sa'yo, Marley de La Paz. Sa lahat ng maling nagawa ko, ito lang ang itinawa ko. Talaga ba? Ano ba yung mga maling nagawa mo sa buhay mo? Concernman Robby, ano-ano ba yon? Ano-ano ba yung mga maling nagawa mo na naging tama ka? Sayang-saya ka ba dito sa paglalaro mo and feeling mo ang dami-dami mong tama? Anong ang pangalan mo dito sa game natin? Para makita natin yung rank mo. Kung talagang tumama ka ba dun sa mga pagkakamali mo sa buhay? Ayan. I think si Sir Rainier Jesus ay kasama ko sa Ito Live. And also, syempre, I think boss namin si Concernman Robby dito sa Ito Live. Tama ba? Talaga ba? Ikaw yung top one? Wala pa. Hindi pa natin malalaman. Huwag tayong magdesisyon sa mga ganitong bagay. Sabi ni Rainier, ang saya ng ganitong great game. Quizzes ay gamit na gamit ko rin sa science. Yes, actually, ano... Yeah, oh, natatandaan ko, Sir Robby, na ano, ikaw yung director ko. May selfie nga tayo, di ba? Pero si Sir Wilbur yung director ko ngayon, eh. Yan. Sabi nung principal namin dito sa Itulay, puro hula daw. Hindi, principal, hindi nila hinuhulaan, magagaling yan. Tingnan nyo nga po, oh, sabi ni Derek Robby, ano, ito daw yung pinakatamang ginawa niya sa mga maling, ano, nagawa niya sa buhay niya. 68 accuracy, ang tagal. Kita-kit sa Davao. Sige, kita-kit sa Davao. Sana ano, sana walang masyadong hassle sa pagte-travel going to Davao. Ayan, tapos na ba kayo? Sige. Meron pa, meron pang mga nagsasagot. Ayan, gumagalaw pa yung mga ranking natin. Anong points nyo? Kung tapos ka na, Direk Robby, anong nakuha mong points? Ilan? Out of 30. Ilan na yung lumabas sa'yo? Sir Rainier, ilan na yung lumabas sa'yo? Daya nyo eh, kinakalaban nyo yung mga senior high school natin dito eh, sa komunikasyon. Ritz, ikaw, ano yung score mo? Tapos ka na ba? Errol, ikaw, may lumabas ka na ba na score? Out of 30? Sige. Nakakahiya daw. Huwag na tanongin. Hindi na daw lalaban. Ano? Ano yung rank 1? Ano ba yung top 1? Wala pa tayong ranking. Hindi pa tayo nag-end sa game. Hindi pa natin nilalabas. Rank 1 ba yun sa ano? Rank 1 sa dulo? Sa 28 players natin? 29, 30, 31 sana eh. Kaya lang yung tatlo. Wala eh. Hindi ano. Sabi ni Ella Reniesas, Miss, nakakahiya yung score ko. Nahiya ka sa score mo? Okay lang. Pag sinabi Miss, yung Miss students ko yun. Pag Miss tawag nila sa amin eh. Nag-refresh, Miss. Di pa po tapos. Di pa daw tapos.
Okay lang yan kasi first time naman yung komunikasyon. Pero dahil dito sa Itolay, lahat kinocover natin yung mga asignatura natin sa Pilipino from first sem to second sem. Ayan. So, tingnan natin. Ayan, nag-move pa rin. Diba? May mga tapos na talaga tayong player, pero may mga umahabol pa. Okay, in 5 minutes time, i-end na natin itong game para malaman na natin kung sino yung top natin. Yes, Miss Vida. Miss Vida yung tawag nila sa akin. Yung iba gusto nila Bianca, pero mas prepared ko talaga yung Vida. Iboto nyo naman ako para doon sa ating 28 player and then sa viewers natin. Bisitahin nyo yung Facebook page ng DepEd EdTech Unit. Tapos makikita nyo doon, nakapin sa unang-unahan yung link para sa awarding ng Itolay. And then makikita nyo yung pangalan ko sa category ng Most Presentable Tutor. Ayan, Presentable Tutor. I-ano nyo ako, i-boto nyo ako doon para baka manalo ako, baka pala rin akong manalo dahil sa pagboto nyo. Maganda yung Miss Vida, parang sa telenovela na may ari ng Hacienda sa Davao. Tama. Yes. Actually, sa mga business para Miss Vida. Ayan. So, kasi science school sila eh. Kaya, ginagamit nila yung Miss. Yung kapag ma'am, regular public school ko yung students. Kapag miss, sa Pasig Science, o kaya sa San Beda, o kaya sa Lasal. Kapag ka teacher naman, regular, private school. O, diba, iba-iba. Teacher, ayan, nag-move pa rin. Oh, grabe. Wala na. Natalo na si Gabriel. Ang rank 1 na natin ay si Harvey Hapinan. Nako. Meron kasi kaming twist sa lahat. Kaya pinipo may mga sumali talaga dito. Nakakalungkot din. Kasi yung latter part na ng discussion natin dito sa komunikasyon, parang kumukonti na yung viewers. Siguro, feeling ko, sobrang busy nila. Parang ito talaga yung hell week nila. Kinukompleto nila yung mga requirements, performance task, and then nagra-rush sa exams nila. Ayan. Teacher private miss kapag univ ma'am sa public. iba-iba. Teacher tsaka miss, yes, private. Pag ma'am, public school. Pero yung science school, public din naman. Pero miss. Susyalin tong mga bata na to. Ayan, so ang rank 3 dito sa ating leaderboard ay si Hapinan, si Davaliria, si Belenchon. Ayan. Meron pa bang hahabol? Isang minuto na lang and then i-end na natin. Kahit hindi pa tapos yung ilan sa mga players natin. Ayan, so nakikita ninyo, yung mga red, yung mga wrong answers nila, and then green, yung right. And I don't know, yung yellow ba ay on process? Kasi ganun yung pag... And then we have violet also. Completed, I think, yung violet. Ayan. Isang minuto. Para makita na natin kung sino yung leading natin dito sa komunikasyon. Ano yung mga nahirap answer? Ayan, nakita na natin, 22. Tapos, dalawa lang yung incorrect. Oh, di ba, principal? Tapos, sa'yo, magagaling yung mga nasa Itolay natin. Oh, di ba? 24 correct. Isa lang yung mali. Principal, kailangan i-reward natin tong mga bata natin.
24 correct, 1 incorrect. Oh, 24 correct, 0 incorrect. Oh, dito sa ano, checkbox natin medyo marami. 15 correct, 13 incorrect. Ang gaganda ng mga score nila dito sa ating quiz. Ang gagaling. Okay na? So, i-end na natin yung ating quiz. Okay? Ready? Yan. Ba't ayaw pa? Ang galing. So, si Harvey talaga yung first natin, second natin, si... Yan. Second natin si Gabriel and third talaga natin sa rank si Valencion. Ayan o. Ito yung ating result. So, wait lang. Screenshot ko lang din para alam ko. And, yan. Comment kayo dito dun sa rank 3 natin kay Harvey, kay Gabriel, kay Valencion. Please mag-comment kayo dito sa live natin sa Facebook para ma-PM ko kayo and then ma-transfer ko yung money ninyo sa GCash. Congratulations everyone! Sobrang saya ko na naging bahagi ako ng programa na ito na makatulong na maitawid ang edukasyon ngayong panahon ng pandemya saan mang bahagi ng Pilipinas para sa ating mga senior high school at maibigay yung mga kinakailangan na skills, competencies, and especially sa cognate parts para doon sa ating mga estudyante. Yan. So, mula kay Claire Marian Valencion. Hi po, ma'am. Ako po yung Valencion. Yeah. Hello. Hi po. Ha? Kilala ko si, ano, si Gabriel Davila. Ayan. Si Harvey. Ayan. Perfect. So, yung rank 1 to 3 natin ay nag-comment na at madali ko kayong ma-PPM para i-transfer yung cash award. Ayan. So, pag pini-PM ko kayo, tignan nyo yung message request, baka hindi nyo mapansin. Yun yung aking personal public school account. Meron pa akong personal account eh. So, yun yung gagamitin ko and then padala nyo sa akin yung number ninyo para matransferan ko na kayo. Maraming salamat sa bumubuo ng EdTech Unit sa mga programa na binubuo nila para sa mga batang Pilipino. Ayan. So, ang susunod ko ay si Tutor Rubicel para sa pagsulat sa Pilipino sa Piling Larang TechVoc. Ayan. At sa susunod na taon, kung patuloy pa rin yung programa natin, ay samahan nyo akong muli na maghatid ng mga kaalaman dito sa Itolay sa asignaturang Filipino sa senior high school. Everyone, thank you so much. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itolay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itolay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itolay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!